Ay, ito para matanong ko lang, kung medyo may idea ka lang, di ba? Kasi di ba yung mga unang language ng mga Africans, well, kung yun nga, kung according to science, is sila nga yung, ay sa kanila tayo, I mean, dun tayo nang galing. Di ba yung ano, ay yung mga language ng mga unang Africans, may clicking-clicking. Hanggang ngayon, meron pa rin. Hanggang ngayon, di ba? Ano nga ba yung, ano nga bang reason? Ba't Swahili, ano? Oo, yung mga ganun. Honestly, hindi siya part ng naging scope ng any of my, and I haven't asked this question, but my theory, well, as anthropology, like if you're in that, ano, you love to theorize. Oh, right? pwede dito yun. It could be from their ecological. It could be ecological factors, you know, like may mga naririnig sila sa paligid nila na mas nagme-make sense, because language has to be. It's a collective thing, right? Mm-hmm. Everyone has to agree that this tree, ito yung ibig sabihin, that tree should be called tree, uh-oh, right? And you know, so yung papasok niyo diyan yung creation of language, saan ba galing yun? Mm-hmm. And of course, it's gonna be from the environment, right? Mm-hmm. It can't just come out biglaan of nowhere, right? So mostly environment. So siguro maybe there's something in their environment na mas madali sa kanila to understand what it means. Kasi sila yung nakatira doon. Pero kung lumipat na sila sa ibang place, it could change. Or if it's in a different place. Like, just an additional information na lang. No? Mm. For example, the word ice. Mm. Sa atin sa Philippines, is just ice, yellow, right? Or ano pa ba? That's it. Yellow. Kasi hindi naman, wala namang wala snow sa atin, eh, di ba? Pero sa, so wala masyadong terms dyan. Pero sa mga areas na super daming ice, ang daming tawag sa meron ice, diba? Iba't ibang names yan. Yung snow, kahit yung snow habang bumabagsak, ibang term nila dyan. Yung snow na nasa sahig na, snow na gamit pang igloo, snow na pang you know, sa Philippines kasi it's rice, eh. Oh, yung rice nga, ang daming term natin daming sa rice. Terms sa rice. So, it has to be in agreement with the people around you, because that's how language is formed, right? Mm. To communicate with others. Kung hindi sila nag-agree or hindi pasok sa kanila yung language or yung word na, kunyari, nag-create ka lang ng word tapos hindi pumasok, edi wala. Kaya nga nagkakaroon ng slangs, di ba? Mm. Kasi parang agree sila doon. So, nag-evolve so pa rin talaga ang language. Nagiging no? Napapasok na siya sa dictionary or nakakreate. Nag-evolve talaga. Language is ever-evolving siya. It's evolving. May mga nawawala rin, right? Uh-oh. Like words, you know, they also die. It depends. So, yan, siguro yun lang natutunan ko sa anthropology. Nothing's really permanent. Like, it's hard to say that everything's absolute. You know, it's hard to have like just black and white thinking because there's so many possibilities. And tsaka yun nga, since yun nga, ang evolution naman talaga, hindi naman tumitigil, eh. Mm. Yung pagka, who knows, right? Pag pinag-uusapan yung evolution, nakala natin na parang endgame na tayo. Hindi ganun. Yeah. So, lahat ng hayop, lahat, kahit tao, dire-diretso pa rin ang pag-evolve. Yeah. Malay mo, di ba, later on, lahat tayo, malaki na yung next kasi... Kaka ganun. Kakayuko. Di ba? Parang di naman natin alam, eh. Sabi nga nila, di ba, well, this is still sa theory nung evolution, no? Nalaman nila na people used to... other species, they used to be quadrupeds. Meaning, minsan occasional quadrupeds, they saw that when ano yung sa foramen magnum, yung butas sa sa skull natin, sa ilalim ng skull, doon nila nakita na may shift, may change yung mga skulls later on, o yung mga later skulls may shift na. So doon na nila nakita. So hindi natin alam kung ano pang pwedeng mag-change. Well, this is just me, you know, mag-change sa physical bodies natin based on well, I think the biggest factor right now is technology. Technology talaga, right? Nagbago yung buong... So mamaya lahat yung thumbs natin mahaba na, di ba? Kasi lahat tayo naka-phone or like, di ba? Idagdag ko lang din doon sa sinabi mo yung paano nag-start yung bipedalism. Parang sa according to my studies. Parang dahil, di ba dati, yung mga hominid ano natin, nasa puno pa. So nung bumaba sila sa puno, eh nag-evolve na rin yung grass noon, eh. So yung mga grass, hindi nila makita yung mga dangers noon. Hindi nila makita yung mga predators. Yeah. So hindi pwedeng nakaganon na sila. So parang unti-unti kakaangat nila. So doon na sila natuto na hindi kahit dalawang paa na lang para parang ganun. Tapos sabi nga nila, 'di ba, nung naging biped din yung mga tao, mas lumaki yung brains nila. Yun nga. Kasi
nagkaroon na ng mas naging visual na. Before kasi kaya 'di ba yung noses ng mga tao mas malaki. Mas ang tawag doon, parang kalimutan ko na yung mga terms. Mm-hmm. Pero parang mas nakaganon siya, nakaangat siyang ganon. Kasi lahat tayo sense of smell. Mm-hmm. 'Di ba? Pero later on nung nag-start na silang tumayo, sa yung the way they see things different na. Like mas naging eyes na. Hmm. Kaya sobrang visual na mga tao ngayon. Well, another theory sa paying biped is mas it's, you know, you can bring stuff while you walk. Oh. So maybe when they're gathering, because they were gatherers in the past, gatherers, right? Yeah. Like you can't just gather things if you're using all your... So yun, marami. So hindi natin alam. Well, if we're gonna follow that theory, posible na talagang will evolve. But, you know, I think it's not impossible to have this microevolution kasi it's already happening. Actually, yung pag ako nakikita ko, yung microevolution, kitang-kita ko siya everyday. Kasi kunyari, everyday? Hindi, yung normal lang na kunyari, may makita kang basketball player na parang para sa kanya, sobrang natural lang ng paglalaro. Mm. Pero makita mo pala, yung tatay niya pala, kung di man basketball, atleta. Ah. Ito pa parang gano'n naman yung evolution. Yeah. Parang yung anak mo, meron kang in-acquire na skill dahil sa pag-a-adapt mo. Mm-hmm. Yung anak mo, mas naging medyo mas natural na sa kanya yun. So, yung magiging anak niya, mas natural pa yun. Mm-hmm. Yung anak niya, mas, so parang medyo yun nga. Parang yun nga ito. Even with dogs, you can see it, right? Dogs are also lalo na with sa the kanya. Interbreeding, right? Mm-hmm. So, yun nga, parang bubalik tayo lagi dun sa first question mo. Ano, like, kaya how we can yun. Relate it. Na sa dogs, may mga may kita kang changes. Uh-oh. Kunyari, aso from a different country, you put it somewhere. The dog will try to adapt. Mm-hmm. And then later, yung anak niya. Totoo. Yun. Kahit yung mga domestic, yung mga pigs. Mm-hmm. Yung mga pang farm na pigs, mm-hmm. pagka nakakawala sila, tapos napunta sila sa wild, nagbabago kagad. As in, yung mismong pig, ha, hindi na anak nila. Yeah. Yung mismong pig, nagbabago yung itsura nila, nagkakaroon sila ng pangil, nagkakaroon sila. Parang dun pa lang na bago lang yung environment nila, nag-a-adapt na yung katawan nila for survival. Nag-a-adapt na siya. Oo.